Lancaster House Agreement. Nangyari ito noong Setyembre hanggang Disyembre taong 1979. Ito ay naganap sa Lancaster House, London, UK. Ang bilang ng namatay sa kasunduang ito ay nagtapos ng malawakang gera sa Rhodesia na nagdulot ng pagkamatay ng libo-libong militar at sibilyan. Mahahalagang impormasyon. Binigyan ng kasunduang ito ang mga puting Rhodesia ng kasiguraduhan ukol sa karapatan sa proteksyon, kasama na ang garantisadong 20% na posisyon sa Kongreso. Binura ni Mugabe ang takdang ito noong 1987. Ang taong 1960 ay ang dekada na kung saan ang Britanya ay okupado sa panghihimasok sa mga kolonya nito sa Africa. Sa mga ilang kaso, ang proseso ay napakadali at walang mga naging problema. Ngunit ang Southern Rhodesia ay nagpatunay ng kataliwasan at noong taong 1968, ito na lamang ang natitirang kolonya ng Britanya sa buong kontinente. Sa pag-uusap ng mga nagdaang taon tungkol sa pagbabago ng kalayaan, ang mga white settler ng bansa, maliit na bilang na grupong kumukonekta sa politikal at ekonomikal na kontrol, na tumatangging sumang-ayon sa anumang galaw sa majority rule. Kinatatakutan na ang black na populasyon ng Rhodesia ay maaaring walang kakayahan sa epektibong kasarinlan. Noong taong 1965, ang gobyerno ng mga White Rhodesia na pinamumunuan ni Ian Smith ay nilabanan ang Britanya at nagdeklara ng UDI or Unilateral Declaration of Independence. Hindi ito tinanggap ng Britanya at nanalo sa suporta ng UN para sa programa ng pagpapatibay ng ekonomikal na kung saan ay tumagal ng 15 na taon. Ang panlabas na panggigipit ay pinalala ng nakakapanghinang sibilyang gera laban sa puwersa ng gerilya ni Robert Mugabe at ang kanyang itim na Patriotic Front. Sa pagdating ng taong 1970, ang tanyag na suporta para sa Patriotic Front ay mas lumaki hanggang sa pinwersa si Smith noong taong 1979 na sumang-ayon sa pangmaramihang lahing pambatasan ng eleksyon. Nang pinatunayan nito ang walang tibay na Britanya, isa sa mga pangunahing aksyon ni Margaret Thatcher sa bagong conservative na gobyerno ay paghihimok ng prinsipal na partido upang makilahok sa mga pagpupulong na ginanap sa Lancaster House, London. Sa ilalim ng Secretary of Affairs na si Lord Carrington, ang Constitutional Conference ay nagkaroon ng ugnayan ng tatlong buwan noong taglagas o autumn noong taong 1979. Ang resulta ng agreement, nilagdaan noong 21 ng Disyembre ay nagbigay sa Rhodesia, kung saan ay nalalapit na itong tawaging Zimbabwe, ng bagong konstitusyon at garantisadong mapayapa at may buong kalayaan. Bagamat itinuturing itong matagumpay sa mga oras na iyon, ang pagkabigo ng Lancaster House Agreement upang tugunan ang mga problema katulad ng problema sa pagmamay-ari ng lupain. Iniwan nito ang bansa sa estadong nalalapit na pagbagsak kasama ang mga malalakas na tensyon sa gitna ng mga itim at ng mga puti. Kung nagustuhan ninyo ang aking video ay huwag makakalimot na mag-like, mag-comment, at mag-subscribe.